Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa ating channel. Ito ang Pinoy Teacher. At sa araw na to, ang ating pag-aaralan ay percent of increase and decrease. So, percent of increase and decrease. Sa lesson na ito, dapat alam na ninyo o napanood na ninyo ang mga method sa mga videong ito sa ating channel dahil ito ay malaking tulong para sa ating lesson ngayong araw. Multiplying decimal numbers, Tagalog tutorial. Dividing decimal numbers gamit ang long division method, Tagalog tutorial. At percent rate at base, Tagalog tutorial. So, paano nyo gagawin yon? Ganito lang kasimple. Okay, so ganito lang yung kailangan nating gawin para mapanood yung mga video na kailangan nating panoorin sa ating channel. Kung ikaw ay gumagamit ng cellphone, pwede ka nang dumiretso agad dun sa may YouTube application mo sa cellphone mo, yung ginagamit mong YouTube application sa iyong cellphone. Kung wala ka namang cellphone at ikaw ay nagsesearch lang sa internet shop or sa mga computer lang na binabayaran yung mga piso net, unang gawin mo ay pumunta ka muna sa Google. Okay? Tapos, isearch mo doon yung youtube.com. Pag na-search mo na yung youtube.com, ang susunod na kailangan mong gawin ay itatype mo lang dito sa may search bar. So, itype mo lang dito yung Pinoy Teacher. Diretso yun, ah, wala siyang space. Ganyan ang pagkakatype niya, Pinoy Teacher. Kasi click mo na tong search button. Okay, pag na-click mo na yung search button, syempre, una sa lahat, kung sakaling ikaw ay hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, makakatulong kung i-click mo muna yung subscribe. O halimbawa, ikaw ay nakasubscribe na, i-click mo lang itong icon o yung logo natin. Pagkatapos, pumunta ka lang sa videos. Pag nandito ka na sa videos, piliin mo na ngayon kung ano yung video na kailangan mong panoorin na konektado sa lesson natin para sa araw na ito. So, ganun lamang po, kasimple. Okay. Okay, so ngayon mag-proceed na tayo sa ating discussion. So, magkaroon tayo ng discussion. A percent of change indicates how much a quantity increases or decreases with respect to the original amount. So, pag sinabi daw natin percent of change, ito yung sasabihin natin para, ito, ang percent of change, ang ibig sabihin nito is kung gaano karami yung naidagdag or increases at gaano karami yung decreases or naibawas dun sa isang original amount, so sa isang halaga. Whenever there is a change, increase or decrease, it can be expressed as a percent of increase or of decrease. So, basta nagbabago yung percentage ng isang amount, kung may pagbabago sa percentage niya, pwede mong sabihing percent of increase yon or percent of decrease. Pag sinabing increase, nadagdagan. Pag sinabing decrease, nabawasan. If the new amount or value is greater than the original amount or value, the percent of change is called percent of increase. So, ibig sabihin, kung yung original amount natin ay mas ay yung ating bagong amount ay mas mataas na dun sa nauna nating amount or dun sa naunang halaga or value, pag tumaas siya, yun ay tatawagin nating percent of increase. If the new amount of or value is less than the original amount or value, the percent of change is called percent of decrease. Ngayon, kung ang nangyari naman, kung yung bagong amount o yung bagong halaga natin ay mas mababa na doon sa nauna nating halaga o yung original na halaga natin or amount na pinag-uusapan, kung nabawasan ito, ito ay tatawagin nating percent of decrease. So, ganun lang kasimple. Credits pala sa 21st Century Mathlets. Dito natin kinukuha yung ating mga resources para sa ating mga lesson. Okay? So, let's continue our discussion. To find the percent of change, use the following formula. So, mayroon tayong mga ginagamit na formula o ito yung mga step na kailangan nating sundin para makuha natin yung percent of change. Para malaman natin kung ano yung percent of increase or kung ano yung percent of decrease. So, ito yung ating ginagamit na formula. Percent of change is equivalent to amount of increase or decrease over original amount. So, ito ha, ito yung ating formula. Percent of change is equivalent to amount of increase or decrease. So, kung gaano kataas o kababa yung na idagdag sa ating original amount, kung nadagdagan siya o nabawasan, kung ilan yung naidagdag, ilan yung naibawas, over original amount. Pag sinabing original, ito yung pinag-uusapan nating amount. I-divide lang natin siya. So later on, magbibigay ako ng mga example para mas maintindihan pa ninyo.
Okay, so magbigay na tayo ng halimbawa. So, find the percent of increase from 8 to 14. So, ito yung question na, or ito yung equation natin. Hanapin daw natin yung percent of increase from 8 to 14. So, si 8, naging 14 siya. Ilan yung percent of increase? Gaano, ilang percent yung naidagdag para si 8 maging 14? So, yun yung ating hinahanap. Ito yung magiging solution natin. Siyempre, ilagay lang muna natin yung ating formula dito. Okay, so ito yung ating formula, yung pinakita ko rin sa inyo kanina. So ngayon, ang hahanapin natin is amount of increase. Gaano nga ba, ang unang step ha, hanapin muna natin yung amount of increase. Ilan ang nadagdag kay 8, kaya siya naging 14. Tapos later on, malalaman natin kung ilang percent yon. So una, syempre, ilagay muna natin dito yung mga given natin. So meron tayong 14 minus 8. Sir, bakit 14 minus 8? Di ba nga, pinag-uusapan natin kung ilan yung naidagdag kay 8 para siya ay maging 14. So ang step na gagawin lang natin, kailangan lang nating i-subtract muna itong 14 kay 8. So dun ko siya kinuha yung 14 minus 8 para malaman natin kung gaano kataas yung naidagdag kay 8 para maging 14 siya. Tapos ilalagay lang natin yung original amount. So ito yung original amount. Ano yung pinag-uusapan? Yung pinakaunang number na pinag-uusapan is 8, di ba? So 8 naging 14. So yung 8 yung ating original amount. Yun ang ilalagay natin dito sa baba na part ng ating formula. So next step, syempre, sagutan na natin. So isubtract muna natin yung nasa taas. So itong 14 minus 8, pag minusin muna natin yan. 14 minus 8 is equivalent to 6. Tama? So ganun lang kasimple. Pagkatapos, ilalagay lang natin dito yung 6. Ngayon, ang next step, kukopyahin lang natin itong nasa baba niya na 8. O yung ating, yan. So, ito na yung ating answer. 6 over 8. Pero, kung papansin ninyo, ang 6 over 8 or 6/8 na fraction ay pwede pa nating i-lowest term. Tandaan to ah, kailangan nating i-lowest term kung pwede pa natin siyang i-lowest term. So, madali lang naman mag-lowest term. Pwede nyo i-check yun sa mga video sa ating channel, yung pag-lowest term gamit ang prime factorization method. So, napakadali lang nun. So, pag ni-lowest term na natin si 6 over 8, ito ay magiging 3/4. Okay? Pagkatapos niyan, ito yung next step. Gagamitin lang natin yung method na ginamit natin doon sa naunang video natin regarding proportion. So, ito yung gagamitin natin, ha? Kung maalala nyo yung method na to, kung hindi nyo pa ito kabisado, pwede nyo i-check yung mga previous videos natin para makabisado ninyo. Yung n over 100. Na kung saan, ang ibig sabihin ng n, ito yung unknown. O yung n na to, ito yung unknown, yung nawawala. And then, yung 100, standard na yan. So, lagi na lang siyang nandyan. Lagi natin ginagamit ang 100 pag itong pinag-uusapan. Kasi nga 100 represents 100%. So, kailangan laging meron yung 100. Basta sundan nyo na lang itong step by step pag ganito yung klase ng tanong na na-encounter ninyo. So, gagamit, pagkatapos, kukopyahin lang natin itong nakuha natin dito na non-lowest term natin na 3/4. And then, magkakaroon lang tayo ng cross multiplication. So, ibig sabihin, imumultiply lang natin sila sa isa't isa. Or basically, imumultiply lang natin yung mga means at mga extremes. So, kung maalala nyo, sa previous lesson natin, yung pinag-uusapan natin yung tungkol sa proportion, para malaman kung proportion yung isang ratio, so, kailangan lang natin munang imultiply yung means at saka yung ating extremes. Ganun din ang gagawin natin dito. So, gagawin lang natin cross multiplication. Ibig sabihin, pa-x ang pag-multiply. So, uunahin natin imultiply ay yung n at yung 4. Pa-x ha? So, n times 4, ang magiging sagot lang natin dyan ay 4n. So, ganun lang kasimple. Pagsasamahin nyo lang sila. Kasi wala pa namang value yung n. Susunod naman ay yung isa naman. So, yung 100 times 3. So, ito ha, 100 times 3 pa-x ha? Paganyan, paganyan. Kaya sinabi kong mumultiply natin siya ng cross multiplication. So, 100 times 3. So, ilalagay natin siya dito. 100 times 3 is 300. Okay? Pagkatapos, ito na yung next step. Kukopyahin lang natin siya. So, same method yung ginagamit natin sa proportion. Tulad ng sinabi ko kayo, napakahalaga na mapanood nyo yung lesson na yon. Ang next step lang ay kailangan natin silang i-divide sa number na partner ng n. So, obviously, sa mga number dito, ang partner ng n ay si 4. Kaya doon natin siya i-divide. So, i-divide natin siyang parehas sa 4. Ngayon, i-divide na natin. 4 divided by 4 is equivalent to 1. Pero hindi nyo na kailangang ilagay yung 1.
Ang ilagay na lang ninyo is N. Pag pinag-divide nyo yan, N na yan. Parang makakancel na yung 4. So, N na lang yung matitira dyan. And of course, 300 divided by 4, pag pinag-divide natin yan, ang sagot dyan ay 75. At, ito na po yung ating final answer. 75. So, 75 or 75%. So, ito na yung ating final answer. 75 or 75%. Ibig sabihin, ang naidagdag kay 8 ay 75%. So, nadagdagan siya ng 75%, kaya siya ay naging 14. O, 75% ng 8 ay 6. So, 8 plus 6 is equivalent to 14. Nadagdagan si 8 ng kanyang 75%, kaya siya naging 14. So, ganun lang kasimple. So, pag tinanong natin, ano ang percent of increase? Ang percent of increase ay 75%. Okay? Okay, so ngayon magbigay ulit tayo ng isa pang example. Pero dito sa example natin, sa halimbawa, na pangalawa, find the percent of decrease. 1,278 pesos to 1,150.20. So ngayon, ang hinahanap naman natin ay percent of decrease or kung ilan yung naibawas. So meron tayong 1,278 pesos tapos yung 1,278 pesos naging 1,150.20 na lang. So, siguro meron siyang binili. Or meron, halimbawa, meron tayong perang 1,278. Tapos meron tayong binili. Tapos ang natira na lang sa atin ay 1,150.20. So, ilan yung percent of decrease? Ilang percent yung nabawas kay 1,278 kaya siya naging 1,150.20. So, yun yung kailangan nating hanapin. So, ito yung ating solution. Siyempre, gagamitin ulit natin yung ating method. Pero ngayon, nakafocus tayo sa percent of decrease. So una, amount of decrease. Alamin muna natin kung gaano karami yung naibawas, gaano kalaki yung naibawas kay 1,278, kaya siya naging 1,150.20. So siyempre, para malaman yun, kailangan lang natin isubtract. Okay? So madali lang naman ito, basta sundin nyo lang yung ating method, step by step. So isubtract. At syempre, i-divide natin sa original amount. Ano yung original amount natin? Syempre, ito, yung 1,278. Original amount kasi ito yung pinakaunang amount or pinakaunang halaga na meron tayo. So, una, isubtract lang muna natin. So, 1,278, imaminus lang natin siya kay 1,150.20. So, pag pinagminus natin siya, ito yan. So, ito yung ating magiging answer. 127.8. So, paano ko nagawa yun? Okay, papakita ko yung pag-subtract niya. Ganito lang sa mag-subtract, okay? Okay, so ito yung mga given na i-subtract natin. Kung masyado kong mabilis, pwede nyo namang ulit-ulitin or i-post yung ating video. Okay? So, ganito lang. 1,278 minus 1,150. Kung matatandaan nyo, 1,150.20. Kung matatandaan nyo, yung method natin pag tayo ay nagma-minus or nag-a-add ng mga decimal number sa whole number, ito yung laging tatandaan. Laging dapat magkaroon ng partner itong mga number dito. Okay? So, dapat meron laging partner itong 2 at saka itong 0. So, ang gagawin nyo lang, maglalagay lang kayo ng point dito tapos lalagyan nyo lang siya ng dalawang 0. Okay? So, para magkaroon lang sila ng partner. Kasi hindi nyo siya pwedeng isubtract ng diretsyo nang walang kasama itong dalawa. So, ngayon, pwede na kayo mag-subtract. Okay? 0 minus 0, 0. Huwag nyo nang ilagay dyan. Kahit hindi nyo na ilagay, okay lang yun. And then next, 0 minus 2, pwede ba? Hindi. So, kailangan nating mag-borrow kay 8. At si 8 ay magiging 7 na lang, at si 0 ay magiging 10. So, 10 minus 2 is 8. Okay? 7 minus 0, 7. 7 minus 5, 2. 2 minus 1 is 1. 1 minus 1, 0. Hindi nyo na kailangan ilagay. Next step, ibaba nyo lang itong decimal number. Okay? So, itong decimal number natin dito ay ibinaba ko lang dyan. Okay? Kaya, ang lumabas na answer natin ay 127.8 or 127.8. So, ganun lang kasimple kaya nakuha natin yung sagot natin na 127.8. Okay? Okay. So, pagkatapos natin mag-subtract, nakuha na natin yung sagot natin. Ang next step is itong 127.8 ay kailangan lang nating i-divide doon sa ating original amount.
So, yung original amount natin ay 1,278. Okay? So, i-divide lang natin yan. So, syempre, let us divide. So, i-divide na lang muna natin. Okay? So, papakita ko yung solution. So, let's divide 127.8 by 1,278. Okay. So, isulat lang natin siya ng ganito. Siyempre, yung ating dividend ay yun yung ating magiging yung ating 127.8 at yung ating divisor ay yung 1,278. So, ito ay division or pagdi-divide ng decimal number sa whole number. So, napaka-importante na mapanood nyo yung mga video na sinasuggest ko. Kasi, yung mga yun yung mga parang mga basic knowledge na dapat alam na ninyong gawin. So, dapat i-check nyo yung channel natin kung paano mag-divide ng mga decimal number at whole number gamit ang long division method. Para hindi na kayo mahirapan. Pero, syempre, kung kabisado nyo na, hindi nyo naman na kailangang panoorin. Okay? So, let's proceed. Pasensya na kayo ha. Medyo maingay yung background ni teacher kasi may mga kumakahol na aso, may mga dumadaan na sasakyan. Pero, anyway, sana hindi yun makaapekto dito sa ating tutorial. So, ang gagawin lang natin, pinakauna, is itataas muna natin tong decimal point. Kung gusto nyo ng mas detalyadong explanation, panoorin nyo yung video na sinasuggest ko kanina bago mag-start, yung pinakaunang part ng ating tutorial na ito. So, itaas nyo muna yung decimal point. Then, after that, pwede na kayong mag-divide. So, pinakaunang step is i-divide nyo muna to kasi itong 1,278, dito nyo lang siya pwedeng i-divide. Hindi nyo siya pwedeng i-divide kay 8. Okay, kasi nga nakahiwalay yan ng decimal point, decimal number yan. So, pag dinivide nyo si 1,278 or si 127 kay 1,278, cannot be yan. Hindi pwede. Kasi nga, mas maliit to. Itong ating dividend kaysa sa divisor. So, hindi pwede. So, kailangan nyo lang gawin. Pag hindi pwedeng i-divide, lagyan nyo lang siya ng 0 dito. Okay, then next is i-multiply nyo lang yan. 0 times 1,278 is 0. Okay, so pagkatapos yung i-multiply, syempre, subtract, yung method lang natin, 127 minus 0, 7, bring down 2, bring down 1. And then, pagkatapos mag-subtract, bring down. So, kailangan yung i-bring down yung 8. So, ngayon, 1,278 divided by 1,278, so lahat ng number na pinag-divide na magkaparehas ang value, ang sagot ay 1 palagi. And then, multiply ulit. 1 times 1,278, 1,278. Then, subtract. 0 naman na ang answer natin dyan. So, nag-close na yung ating method. Ibig sabihin, pag pinag-divide natin si 127.8 sa 1,278, ito ang ating lalabas na answer. 0.1 or 1/10. Okay? So, once again, pag pinag-divide natin sila ang lalabas na answer ay 0.1. Ngayon, ito yung final step. Pag nakuha na natin yan, pag napag-divide na natin, ang kailangan lang natin gawin ay kailangan natin siyang i-times kay 100. Bakit natin kailangan i-times kay 100? Para makuha natin yung percent form. So, let us multiply. So, we have 0.1 times 100. So, dito na lang natin siya i-compute. So, syempre, ilagay lang muna natin yung ating mga kailangang i-multiply sa isa't isa. So, multiplying, ano tayo ah, decimal number ah. Once again, makikita nyo to lahat sa mga channel, sa channel natin, lahat ng mga tutorial na to makikita nyo sa ating channel. So, i-check nyo siya kung gusto nyong matutunan ulit or ma-review yung method. So, 100 times 0.1. O, pag nag-multiply tayo ng whole number tsaka decimal number, itapat-tapat nyo lang para lang kayo nagmumultiply ng parehas ng whole number. 1 times 0, 0. 1 times 0, 0 din. 1 times 1 is 1. 0 times 0, 0. 0 times 0, 0. 0 times 1, 0. Lagyan nyo lang. Then, let's add. 0, 0, 1. Huwag nyo nang ilagay itong 0 kasi wala naman ng number na kasunod dyan. Next step is syempre kailangan nating lagyan to ng decimal point kasi nga meron tayong nakalagay na decimal point dito. You know? So ngayon, ang next step dito, bilangin nyo lang kung ilan yung decimal number natin. Okay, yan. Teka, i-ayos natin muna dito para hindi kayo malito. So, tapat-tapat lang natin ng maayos. Yan. So,
So, bilangin natin yung decimal number. Ilan yung decimal number natin? Isa, 1 lang naman, yung 100 whole number yan. So, laging isipin, nandito yung decimal point palagi, i-move nyo lang siya ng, ilan yung decimal number natin? Isa. So, i-move nyo lang siya ng isa, 1. So, pupunta na dito yung ating decimal point. Tama? So, automatic, pag ginawa natin yun, ito ay magiging 10.0. Pero, syempre, wala naman na tong value, itong 0, kaya i-cancel out na lang natin yan. At pwede na rin natin i-cancel out yung decimal point. Ibig sabihin, matatanggal na yung point at saka yung 0. Tinanggal ko na yung point kasi wala namang value yung decimal number niya, 0 naman. So, magiging 10 na lang ito. At itong 10, ang ating magiging final answer. So, ibig sabihin, 0.1 times 100 is equivalent to 10 or 10%. At ito na po yung ating final answer. So, ibig sabihin, si 1,278 ay nabawasan ng 10%. Kaya, ito ay naging 1,150.20 or 1,150 and 20 centavo. So, kaya naging ganito siya kasi nabawasan siya ng 10%. So, ganun lamang po kasimple yung ating mga method. Tandaan lang palagi na ang pinakamahalaga is alam ninyo yung formula at susundin ninyo siya step by step. Siguraduhin din ninyo na inaaral ninyo mabuti yung problem. Kung ang hinahanap ba ay percent of decrease or percent of increase. Basta pag sinabi nating percent of increase, kung nadagdagan yung ating original amount. Okay? Kung yun yung percent of increase, kung nadagdag. Kung nabawasan naman, yun yung percent of decrease. Siyempre, kung nadagdagan, gamitin nyo yung formula para sa percent of increase. At kung nabawasan, ang gamitin naman ninyo yung para sa percent of decrease. So, sundan nyo lang yung ating method at hindi kayo mahihirapan. So, umpisa mahirap, pero siyempre, practice lang. Makukuha nyo rin. Okay? So, dito nagtatapos ang ating lesson para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan. So hanggang sa muli, paalam!